So welcome nga guys sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Pag-uusapan nga natin ngayon ang mga contract extension na nangyari ngayong free agency na ito at ibang mga players na nag-sign sa mga teams ngayong day 1 ng ating free agency. So sa ating pang-unang balita tungkol nga ito kay Steph Curry at sa Golden State Warriors dahil ayon nga sa report na ito na malapit na nga daw mag-agree or will soon be agreeing itong si Steph Curry at ang GSW sa 4-year extension worth $215 million or kung sa pera naman natin, yan ay 10 billion pesos. So sa loob nga ng 4 na taon, itong si Steph Curry ay kikita ng 10 billion mula sa Golden State Warriors. So talagang hindi lang buhay ang mga apo ni Steph Curry, kundi yung mga apo na mga apo ni Steph Curry ay makikinabang nga sa kontrata na isasign neto ni Steph Curry sa Golden State. At speaking of contract extension din, ito nga si Trae Young, nag-sign na nga rin ang kanyang contract extension sa team na Atlanta Hawks. Nag-sign siya ng 5-year, $207 million. So yan nga ang rookie max contract extension na maaari sa mga nanggaling nga sa rookie contracts. Pero para ma-offeran ka nga ng team mo ng halos 200 million, kailangan mo muna na masali sa all NBA teams. Kagaya nga dito kay Shai Gilgeous-Alexander dahil siya rin ay nag-sign na nga rin ng max contract sa kanyang team na Oklahoma City Thunder. So siya nga ay nag-sign ng 5-year, $172 million guaranteed na kontrata. Pero kapag itong si SGA ay nasali nga sa All-NBA team ngayong taong ito, maaari niya nga maging kaparehas ang kontrata ni Trae Young na 5-year, $207 million. Pero kailangan muna siyang ma-include sa All-NBA teams kahit sa 1st, 2nd or 3rd All-NBA teams ngayong taong ito dahil kung hindi niya magawa this year, $172 million lang ang matatanggap niya, hindi $207 million. So yun nga mga balita about dito sa mga contract extension na nangyari ngayong day 1 ng ating free agency. At hindi nga nagtatapos dyan ang ating balita dahil nga itong Golden State Warriors ay sinign si Otto Porter Jr. na isang magaling na wing player sa 1-year veteran minimum na kontrata. At ito nga rin Los Angeles Clippers, binalik nga nila ang kanilang power forward or small forward na si Nicholas Batum sa 2-year contract. So yun nga guys ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan yung ating video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na. Dahil everyday, maraming tayong mga NBA updates. At kung gusto nyo nga rin ma-update about sa ibang mga balita natin ngayon sa NBA, i-click nyo lang ang ating mga video dyan. So yun lamang. See you guys next video. Bye!